Ngayon po, ating pag-usapan po yung isa sa mga paninindigan ng mga SDA kapag ang tinatalakay na issue ay yung 1518. Dahil yung kanilang mga mangangaral, ganito ang sinasabi. Pakinggan po natin. Gusto ko rin pong mapansin ninyo, mga kapatid, na ito pong 5.18 ng aklat ni Juan ay isa po itong pag-uulat ni Apostol Juan sa pangyayaring naganap sa buhay ng ating Panginoong Hesukristo, samantalang siya ay pinagbibintangan ng mga Hudyong kumakalaban sa kanya upang makakita sa kanya ng maidadahilan. Ano po ang binabanggit ng 5.18 na ibinibintang sa kanya ng mga Hudyo? Pansinin po ninyo, ang una pong ibinibintang sa kanya ng mga Hudyo, nilabag niya ang araw po ng Sabat. Sinira ng ating Panginoong Hesukristo ang araw ng Sabat. Sa panig po naming mga Seventh-day Adventist, hindi po kami naniniwala sa bintang ng mga Hudyong kumakalaban o umuusig sa ating Panginoong Hesukristo para makakuha lamang ng maidadahilan. Hindi kami naniniwala na sinira ni Kristo ang araw po ng Sabat. Yun pong mga tao na naniniwala na sinira ni Kristo ang araw ng Sabat at nakikipantay ang ating Panginoong Hesukristo sa Diyos ay parehong kakampi ng mga Hudyong umuusig sa atin pong Panginoong Hesukristo. Yan, maliwanag po yung argumento ng SDA doon na ayon pa sa kanya na kapag tinanggap daw natin ang mga salitang ibinabatikos sa mga kalaban ni Kristo kay Kristo, ay huwag daw nating tanggapin, huwag daw nating paniwalaan. Yan ang dahilan kung bakit hindi sila naniniwala sa kalaban ni Kristo. Pero yun pong mga tao na naniniwala na sinira ni Kristo ang araw ng Sabat at nakikipantay ang ating Panginoong Hesukristo sa Diyos ay parehong kakampi ng mga Hudyong umuusig sa atin pong Panginoong Hesukristo. Pero mga kapuntos, nakapagtataka lang. Kung sa 1518, sasabihin nila ngayon dyan, huwag nyong paniwalaan yan dahil yan ay akusasyon, ha? Yan ay akusasyon ng kalaban ni Kristo. Kasi kapag tinanggap natin yan, para nating kinakampihan yung bumabatikos kay Kristo. Oh, pakinggan natin ang sinabi ng kanilang mga ngaral sa balista. Yun pong mga tao na naniniwala na sinira ni Kristo ang araw ng Sabat at nakikipantay ang ating Panginoong Hesukristo sa Diyos ay parehong kakampi ng mga Hudyong umuusig sa atin pong Panginoong Hesukristo. Yan, maliwanag, ano? Na huwag natin paniwalaan yung mga ipinupukol na mga patutsada o mga akusasyon kay Kristo dahil sa pagkapag ating ginawa yun, parang kinakampihan na rin natin. Ngayon, eto. Isang mangangaral ng Seventh-day Adventist pa rin, iba yung kanyang tindig. Bakit? Kasi doon sa Marcos 2:7, maliwanag ang Marcos 2:7, ito ay akusasyon laban kay Kristo. Ang nagsasalita sa Marcos 2:7, kalaban ni Kristo. Ngunit itong sabadistang ito, salungat doon sa sinasabi ng isa, kasi sabi ng isa na kapag kinampihan mo ang pambabatikos na yan kay Kristo, kinakampihan mo. Eto namang isa, kinakampihan niya yung mga kalaban ni Kristo na bumabatikos kay Kristo. Pakinggan natin yung kanyang video. Sabi sa Marcos 2:7, isang paraan ng pamumusong laban sa katastaasan, yung pagsasalita ng laban sa katastaasan. Ang sabi ho dito, bakit nagsasalita ang taong ito ng ganito? Siya'y namumusong. Sino ang makapagpapatawad ng mga kasalanan kundi isa ang Diyos lamang?
Tanong, may kilala ho ba kayong tao na pwedeng patawarin ang inyong kasalanan? Meron ho kayong kilala? Yung salitang kumpisal, alam nyo? Saan ginagawa ito? Sa Diyos o tao? Ang nakagis na natin sa tao, sa mga pare. Bakit kailangan magkumpisal doon? At sasabihin ng pare, pinatawad ka na sa kasalanan mo. Anong sabi ng talata? Bakit nagsasalita ang taong ito ng ganito? Siya'y namumusong. Sino ang makapagpapatawad sa mga kasalanan kundi isa ang Diyos lamang? Ang magpatawad ka na tao ka ay isang pamumusong. Ang magpatawad ka na tao ka ay isang pamumusong. Ang magpatawad ka na tao ka ay isang pamumusong. Sapagkat isa lang ang pwedeng magpatawad, ang Diyos. Pwede kang magpatawad kung sa'yo mismo nagkagawa ng kasalanan yung tao. Pero yung nakagawa kay Pedro, kay Juan kahingi ng tawad, hindi po pwede, pamumusong yun. Hindi po pwede, pamumusong yun. Hindi po pwede, pamumusong yun. Yan, napaka ano, di ba? Ano ba talaga ang tindig nila? Ha? Pagkalaban ni Kristo, dapat ang paniwalaan o hindi? Kasi kalaban ni Kristo yung una, sa 1 Corinthians 11, kalaban ni Kristo yung nasasabi doon. Sabi nila, ha? Though si Juan ang nagsabi noon, at hindi po inaakusahan si Kristo, ha? Hindi po inaakusahan si Kristo. Totoo po na si Kristo ay sinira niya ang araw ng Sabat, at totoo po na si Kristo ay nakikipantay sa Ama, sapagkat si Kristo at ang Ama ay pantay naman talaga. Bago si Kristo nag-anyong alipin, talagang siya ay kapantay ng Ama. Mangagkaroon kayo sa inyo ng pag-iisip na ito'y na kay Kristo Jesus din naman, na siya, bagamat nasa anyong Diyos. Ha? Si Kristo pala, nasa anyong Diyos. Eh yung Ama, nasa anyong Diyos din yun. Oh, di magkapantay, tuloy. Ay hindi niya inaring isang bagay na nararapat panangnan ang pagkapantay niya sa Diyos, kundi bagkos hinubad niya ito at nag-anyong alipin na nakitulad sa mga tao. Bago si Kristo nag-anyong alipin at nakitulad sa mga tao, siya ay kapantay ng Diyos. Ngunit nang siya'y nag-anyong alipin at nakitulad sa tao, hinubad niya ito. Alin? Ang pagkapantay niya sa Diyos. So tama, talagang pantay sila. Hinubad niya lang nung siya'y nagkatawang tao. Kaya ang Kristo na Diyos, nasampal, nabugbog, kasi hinubad niya ang kanyang pagkapantay sa Diyos. Wala kang huhubarin kung wala kang maihuhubad. Halimbawa, sasabihin sa iyo, maghubad ka ng damit. May maihuhubad ka bang damit kung ikaw mismo wala ka ng damit na suot? Siyempre, wala. No? Pero kung may damit kang suot, sabihin sa iyo, maghubad ka ng damit, aba, may maihuhubad ka. Kasi mayroon ka naman talagang damit. Ngayon, si Kristo may hinubad nang siya'y nag-anyong alipit na kitulad sa mga tao. At ang kanyang hinubad ay yung pagkapantay niya sa Diyos. So, pantay nga talaga sila ng, sa Diyos. Yun ang dahilan. Nagalit ang mga Hudiyo dahil sa kanila yun ay pamumusong kasi hindi nila tanggap na si Kristo ay Diyos. Hindi nila tanggap. Yan sinasabi sa Juan 10:33. Babasahin po natin kung anong sinasabi sa mismong talata. Sinagot siya ng mga Hudiyo, hindi dahil sa mabuting gawa ay binabato ka namin, kundi sa pamumusong, at sapagkat ikaw, bagaman ikaw ay tao, ay nagpapakunwari kang Diyos. Kaya pala lumilito na si Kristo'y namumusong kasi nauunawaan ng mga Hudiyo na si Kristo nagpapakunwaring Diyos. At ang kanyang at para sa kanila, sa kanyang siya'y nagpapakunwaring Diyos, nakikipantay siya sa Diyos kasi nagpapakunwaring Diyos. Kaya nakikipantay. Si Kristo ba talagang Diyos? Yes, talaga. Tanong, hindi ba sila pantay? Pantay talaga sila. Oh,
hindi matanggap ng mga tao. Ngayon, ano yung sinasabi naman ni Kristo sa Juan 14:28 na sabi ni Kristo, narinig ninyo kung paanong sinabi ko sa inyo papanaw ako at paririto ako sa inyo. Kung ako'y inyong iniibig, kayo'y mga gagalak dahil sa ako'y pasasa Ama sapagkat ang Ama ay lalong dakila kaysa akin. Bakit sinabi yan ni Kristo? Yun ay dahil hinubad na niya ang pagkapantay niya sa Diyos nang siya'y na ganyong alipit na kitulad sa mga tao. Yun. So, totoo yun na talaga nakikipantay siya sa Diyos. At kung totoo na siya nakikipantay sa Diyos, then totoo na sinira niya ang araw ng Sabat. Pero ang sabi ng SDA minister, yan ay akusasyon. Gusto ko rin pong mapansin ninyo mga kapatid na ito pong 5:18 ng aklat ni Juan ay isa po itong pag-uulat ni Apostol Juan sa pangyayaring naganap sa buhay ng ating Panginoong Hesukristo, samantalang siya ay pinagbibintangan, ng mga Hudyong kumakalaban sa kanya upang makakita sa kanya ng maidadahilan. Pambibintang ng mga kalaban ni Kristo sa kanya, kaya huwag niyong paniwalaan. Yan ang sinabi ng kanilang mangangaral Sabadista. Yun pong mga tao na naniniwala na sinira ni Kristo ang araw ng Sabat at nakikipantay ang ating Panginoong Hesukristo sa Diyos ay parehong kakampi ng mga Hudyong umuusig sa atin pong Panginoong Hesukristo. Pero ang isang ito, si Johnson Amican na kaibigang matalik ni Caburno, no? Ay tinitindigan naman ang sinasabi ng kalaban ni Kristo sa Marcos 2:7. Ito, pakinggan uli natin yung sinasabi niya sa video. Bakit nagsasalita ang taong ito ng ganito? Siya'y namumusong. Sino ang makapagpapatawad sa mga kasalanan kundi isa ang Diyos lamang? Ang magpatawad ka na tao ka ay isang pamumusong. Ayan, maliwanag dyan na talagang pinaninindigan niya. Ngayon, anong nangyayari sa ganitong pangyayari? Kinontra ni Amican ang argumento ng kanyang isang kasamang mangangaral para lang may maibato sa paring nagsasagawa ng kumpisal. Malamang inggit lang siguro itong si Amican dahil hindi sila ang tunay ni Iglesia na siyang binigyan ng otoridad na magpatawad ng kasalanan. Iyan naman ay mababasa naman natin sa Juan 20:21-23. Sabi dito, muling sinabi ni Jesus, sumainyo ang kapayapaan. Kung paanong isinugo ako ng Ama, isusugo ko rin kayo. Pagkatapos, sila'y hiningahan niya at sinabi, tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. Kung patatawarin ninyo ang mga kasalanan nino man, ay pinatawad na ang mga yon. Subalit ang hindi ninyo patatawarin ay hindi nga pinatawad. Ayan, so maliwanag po doon na yun ay kakontra sa sinabi ni Amican, ano? Kasi wala silang authority ganun eh. O ngayon, yan isa sa mga ebidensya, hindi sila tunay na iglesia. Ngayon, patuloy pa natin pakinggan yung kanyang mga pinagsasabi sa kanyang video. Bakit kailangan magkumpisal doon? At sasabihin ng pare, pinatawad ka na sa kasalanan mo. Ano sabi ng talata? Bakit nagsasalita ang taong ito ng ganito? Siya'y namumusong. Sino ang makapagpapatawad sa mga kasalanan kundi isa ang Diyos lamang? Ang magpatawad ka na tao ka ay isang pamumusong. Sabi niya, bakit daw kailangan pang lumapit doon?
Yun ay dahil, Amikan, yun ay dahil sinabi ni Kristo. Ulitin natin ang sinasabi sa Juan 20:23. Sabi dito, kung patatawarin ninyo ang mga kasalanan ninyo man. O paano mapapatawad kung hindi ka lalapit doon? Naunawaan mo yan, Amikan? Paano ka mapapatawad kung hindi ka lalapit at humingi ng tawad? Saan? Ayan o, unang binigyan ang mga apostol. O pagkatapos, sila hiningahan niya. Sinong hiningahan? Yung mga alagad. At anong sinabi niya? Tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. So mayroong ibinigay na Espiritu Santo. Anong gagawin nila doon? Kung patatawarin ninyo ang mga kasalanan ninyo man, sino nagutos? Si Kristo. Kung patatawarin ninyo, eh sabi ni Johnson Amikan, kapag ikaw ay tao, gaya ng mga apostol, ng mga tao, kapag ikaw ay tao at nagpatawad ka ng kasalanan, yan ay pamumusong. Ito, pakinggan nyo. Ang magpatawad ka na tao ka ay isang pamumusong. Ang magpatawad ka na tao ka ay isang pamumusong. Yan. Oh? Sabi ni Amikan na pag nagpatawad ka na tao ka, yan ay isang pamumusong. Saan mo kinuha yung unawang yan, Amikan? Ibig sabihin, ay sumasang-ayon. Ha? Ha? Sumasang-ayon itong si Amikan sa sinabi ng kalaban ni Kristo na si Kristo nga bilang tao ay namumusong. Oh, bakit? Si Kristo ba tunay na tao? O, balikan natin, basahin natin na si Kristo ay tunay na tao. Unang Timoteo 2:5. Sabi dito, there is only one God. And Christ Jesus is the only one who can bring us to God. Jesus was truly human. Tanong, si Kristo ba tunay na tao? Yes, si Kristo tunay na tao. Ngayon, si Kristo ba nagpatawad ng kasalanan? Bilang tao, nagpatawad siya. Marcos 2:5, nang makita ni Jesus kung gaano kalaki ang kanilang pananampalataya, sinabi niya sa paralitiko, anak, pinatawad na ang mga kasalanan mo. Ngayon, ano nangyari nang si Kristo'y nagpatawad? May nakaupo roong ilang tagapagturo ng kautusan na nag-isip ng ganito. Bakit siya nagsasalita ng ganoon? Nilalapastangan niya ang Diyos. Hindi ba't ang Diyos lamang ang makapagpapatawad ng kasalanan? Dahil dyan, sumagot si Kristo. Ngunit upang malaman ninyo na ang anak ng tao ay may kapangyarihan dito sa lupa na magpatawad ng mga kasalanan, sinabi niya sa paralitiko. Ayon, so si Kristo nagpapatawad at yung kapangyarihan ng pagpapatawad ipinasa niya sa pamamagitan ng kanyang mga alagad. Sabi niya, sumainyo ang kapayapaan. Kung paanong isinugo ako ng Ama, isinusugo ko rin kayo. Tanggapin ninyo ang Espiritu Santo kung patatawarin ninyo. Ibig sabihin ba nito, Jason Amikan, inuutusan ni Kristo ang mga alagad niyang tao na gumawa ng pamumusong? Ang magpatawad ka na tao ka ay isang pamumusong. Ang magpatawad ka na tao ka ay isang pamumusong. Sabi niya, yung nakagawa daw ng kasalanan kay Pedro ngunit doon humingi ng tawad kay Juan, hindi daw pwede yon dahil pamumusong yon. Eh kung pamumusong, eh bakit binigyan ni Kristo ng ang mga apostoles ng otoridad na magpatawad? Oh, may dinagdag pa siya. Sabi niya na maliban daw na sa iyo nagkasala at humingi ng patawad, ay doon ka na magpatawad. Yung sabi niya, pakinggan natin yung video. Pwede kang magpatawad kung sa'yo mismo nagkagawa ng kasalanan yung tao. Pero yung nakagawa kay Pedro, kay Juan kahingi ng tawad, hindi po pwede, pamumusong yun. Hindi po pwede, pamumusong yun. Hindi po pwede, pamumusong yun. Ang tanong, tama ba unawa ni Amikan? Mali! Hindi pa nakakaintindi ng Biblia to. Ang tinutukoy na yan ni Amikan ay ang sinasabi sa Mateo 6:14-15, sapagkat kung pinapatawad ninyo ang mga nagkakasala sa inyo, patatawarin din kayo ng inyong Ama na nasa langit. Pansinin niyo ito, gusto ko mapansin niyo itong karugtong na ito, ha? Ngunit
Ngunit kung hindi ninyo pinapatawad ang inyong kapwa, hindi rin patatawarin ng inyong ama ang inyong mga kasalanan. Oh, yan ba ay katulad doon sa Juan 20:21-23? Hindi yan katulad. Bakit? Ayon dyan, kung hindi ninyo pinapatawad. Halimbawa, ako, nagkasala sa akin si Pedro, humingi ng tawad, hindi ko pinatawad. Pag hindi ko siya pinatawad, pati ako hindi patatawarin ng Ama. Yun ang nasa Mateo 6:14-15. Kung sa'yo nagkasala, humingi ng tawad, patawarin mo. Dahil kung hindi mo pinataw, hindi mo patatawarin, hindi ka rin patatawarin. Ibig sabihin, oblige akong patawarin siya. Dahil kung hindi, pati ako hindi mapapatawad. Ngayon, tanong, pareho ba yan sa Juan 20:23? Basahin natin ang Juan 20:23. Kung patatawarin ninyo ang mga kasalanan nino man ay pinatawad na ang mga yon. Oh, pag pinatawad nila, pinatawad na rin yon. Subalit, ang hindi ninyo patatawarin ay hindi nga pinatawad. Dito maliwanag na authorized sila na huwag magpatawad. Yan. So, maliwanag dyan na magkaiba ang 1:20:23 sa Mateo 6:15. Magkaiba yon. Isa sa mga halimbawa na talagang hindi pamumusong pag nasa authority ka ng iglesia, gaya ng mga apostol, Apostol Pablo. Kung ikaw ay nasa otoridad, gaya ng mga pare, si Apostol Pablo, unang-una siya ay pare. O, pasahin natin nga si sa Apostol Pablo ay pare. Yan ay nasa Roma 15:16, sabi ni 15:16, sabi dito ni Apostol Pablo, gayon man sa sulat na ito'y naglakas loob akong paalalahanan kayo tungkol sa ilang bagay. Ginawa ko ito dahil sa kagandahang loob ng Diyos sa akin upang maging lingkod ni Kristo Jesus at gumanap ng tungkuling gaya ng isang pare sa mga hintil. San Pablo pala gumaganap ng tungkulin gaya ng isang pare. Ngayon, ano ba ang ginagawa ni San Pablo bilang gumaganap ng tungkulin ng isang pare? Okay, 2:10 ng ikalawang Korinto. Ang sino mang pinatawad ninyo ay pinatawad ko na rin. Kilala ba ni San Pablo kung sino pinatawad nila? Ha? Kasi sino man eh. Ang sino mang pinatawad ninyo ay pinatawad ko na rin. Eto pa. Ang pinatawad ko kung mayroon man. O, kilala ba niya? Ha? Kilala ba niya? Kung mayroon man akong dapat patawarin, ay pinatawad ko na sa harapan ni Kristo alang-alang sa inyo. O, bakit alang-alang sa inyo? Eh, sa kanya pala nagkasala, doon ka lang dapat pala humingi ng tawad. Eh, sabi kasi ni Jason Namikan, kung nagkasala ka kay Pedro, tapos humingi ka ng tawad doon kay Juan, yun ay pamumusong. Pwede kang magpatawad kung sa'yo mismo nagkagawa ng kasalanan yung tao. Pero yung nakagawa kay Pedro, kay Juan kahingi ng tawad, hindi po pwede, pamumusong yun. Hindi po pwede, pamumusong yun. Yan ay ebidensya na ito palang dyan sunamikan, eh hindi pala ito nakakaunawan ng Biblia. Mas nananaig sa kanya na tuligsain ng Katoliko kasi sabihin ng totoo. Ano pa isang mga ebidensya na may mga tao hindi nagkasala sa mga apostol ha? Hindi nagkasala sa mga apostol ha? Pero lumapit pa rin para humingi ng tawad. O basahin natin sinasabi ito sa Gawa 19:18-20. Marami sa mga sumampalataya ang dumating at nagpahayag na mga dati nilang gawain. Ano yung ginagawa nila? At ano yung kanilang ipinahayag? Ano? Marami sa mga dating gumagamit ng mahika. O, saan sila nagkasala sa paggamit ng mahika sa mga apostol? Siyempre, sa Diyos. O, marami sa mga dating gumagamit ng mahika.
ang nagtipon ng kanilang mga aklat at sinunog ang mga ito sa harap ng madla. Sa kabuuan, ang halaga ng mga ito ay umabot sa 50,000 salaping pilak. Sa ganitong makapangyarihang paraan ay lumaganap at nagtagumpay ang salita ng Panginoon. Tanong, sino sa mga mahikero dito nagkasala sa mga apostol? Sino? Meron ba kahit isa? Mahikero, nagkasala sa mga apostol, ba't sila lumapit sa apostol at humingi ng kapatawaran sa kanilang kasalanan? Alam mo silang kasalanan ginawa? Anong ginawa ng mga apostol? Pinatawad ang mga yon. Tapos ano, pamumusong ba yon? Yan ay isang ebidensya na yung ating ipinakitang video na mangangaral ng SDA, walang ibang hangarin kundi iligaw ang Katoliko. Not to say the truth, but to deceive many. Isa yan sa mga palatandaan na hindi nga ang SDA ang tunay na iglesia dahil hindi sila ang binigyan ng naturang otoridad na magpatawad ng kasalanan. Maraming salamat po.